Kabanata 166. Daryl, sigaw ni Clifford, hindi mapigilan ang kanyang sorpresa. Ano ang nangyayari? Bakit nandito si Daryl? Siya ay nagtaka. Malinaw na naalala ni Clifford na sumakay si Daryl ng isang electric bike patungo sa muling pagsasama. Narito ba si Daryl upang dumalo rin sa pagdiriwang? Tama, narito si Daryl upang samahan ang kanyang asawa upang ipakita ang kanyang regalo. Napaisip si Clifford. Ang isang manugang na manugang na ang buhay ay umiikot sa kanyang asawa sa buong araw ay ang tanging bagay na kinailangan ni Daryl. Hindi mapigilan ni Clifford ang pagtingin kay Lily. Napakaganda niya. Ang kanyang figure ay perpekto at labis na sexing. Ang magandang mukha na iyon ay maihahambing sa isang tanyag na tao. Daryl, swerte talaga ng brat na yan. Gayunpaman, sabi-sabi na ang brat na ito ay hindi man lang nahipo ang kanyang asawa makalipas ang 3 taon ng pagsasama. Lahat ng tao sa Donghai City ay nagpapakita tungkol dito. Haha, napaisip si Clifford. Old class monitor, ngumiti si Daryl habang naglalakad para salubungin si Clifford. You guys emo each other? Tanong ni Dax. Bago pa nakasagot si Daryl, tumawa si Clifford sa loob. Ang bawat isa sa Donghai City ay nagpapakita ng kasumpa-sumpang live na manugang na pamilya ng Linden, sinabi niya na may pagkasuklam. Ito ay isang kahihiyan na maging kaklase na may ganitong brat. Sa tulad ng isang pangunahing uri ng setting, ang pagiging naiugnay sa brat na ito ay lubos na nakakahiya kay Clifford. Nagulat si Daryl sa sinabi ni Clifford. Nasaktan ba siya? Sila ay mga mag-aaral sa loob ng maraming taon. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, nagtawanan ang mga tao sa paligid nila. Matapos ang napakatagal, lumalabas na si Daryl ay naging manugang lamang ng Lindons. Si Lily ay medyo hindi nasisiyahan at marahang sinabi kay Daryl, sino ang taong ito? Isang tuwid na tawa ang pinakawala ni Daryl at casual na sinabi, joker lang siya. Hindi napigilan ni Daryl, nakikita na walang respeto sa kanya si Clifford. Malamig na tumawa si Clifford. Itong tulala na Daryl, siya ay isang toyboy lamang, at kahit na siya ay naglakas loob na hamanin ako. Naisip niya sa sarili. Samantala, pinanood sila ng Old Master Sanders na may interes. Sinabi sa kanya ng kanyang apo na gumawa siya ng kaibigan na nagngangalang Daryl. Dapat itong ang binata sa harapan niya. Hindi mapigilan ni Sol na mapaalalahanan ang kanyang nakababatang sarili nang tumingin siya kay Daryl. Siya ay isang mahirap na tao na minura ng maraming tao. Gayunpaman, kung may magtulak sa kanya sa kanyang mga limitasyon, lalaban siya hanggang sa huli. Ngayon nais niyang makita kung si Daryl ang uri na umatras o lumaban. Nais niyang amuo kung si Daryl ay akma na maging kaibigan ng kanyang apo. Daryl, sino ang totoong biro sa pagitan natin? Kung hindi ako nagkakamali, narito ka lamang upang samahan ang iyong asawa upang maiharap ang kanyang regalo. Dapat mong malaman na ang tanging dahilan lamang na narito ka ay dahil sa mga Linden. Kung hindi para sa kanila, mas mababa ang halaga mo kaysa sa Dogshi asterisk T. Wala kang karapatang magsalita, sinabi ni Jay Clifford. Dahil inilagay mo ito sa ganoong paraan, hulaan ko narito ka upang ipakita ang iyong regalo. Tumawa si Daryl. Ay, bahagyang namula si Clifford at tumuloy sa umangat ang dibdib niya. Oo naman, nandito ako sa ngalan ng aking ninang. Amuho siya ba? Natatakot akong magtakaka kung sinabi ko sa iyo. Nainang, haha. Si Clifford ay isang matandang lalaki, at pinag-uusapan pa rin niya ang tungkol sa kanyang ninong. Bukod dito, narito lamang siya sa ngalan ng iba, ngunit kumilos siya ng napakataas at makapangyarihan. Ang batang lalaki na ito ay nakakatuwa, naisip ni Daryl, Miso, who's your godmother? Introduce her to me, would you? Masayang tanong ni Daryl. Sa palagay mo ba karapat-dapat kang imo ang kanyang pangalan? Kahit na sinabi ko sa iyo, hindi ka makakalapit sa kanya, marapat ka lang gumawa ng mga gawaing bahay, panunudyo ni Clifford. Sa isang iglap, lahat ng nakaupo doon ay tumanggo ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Nang ipakita ni Clifford ang kanyang regalo, nakita ng lahat ang pangalan dito. Sa katunayan, ang ninang ng brat na ito ay hindi ordinaryong tao. Samantala, si Daryl, na isang manugang na lalaki, ay pinilit pa ring hamanin si Clifford. Ako ay isang hanggal na kilos, ang akala ng karamihan. Ang mga may mas mababang katayuan ay dapat matutong magtiis.
Kapag napagalitan ka, tiisin mo lang ito. Sa mukha niyang puno ng kayabangan, itinuro ni Clifford ang mesa. Kitam mo yan. Galing yan sa ninong ko. Sa mesa ay isang hanay ng mga magagandang paninda ng porselana. Ang mga ito ay masilaw sa mga masalimuot na disenyo, at sapat ang isang hitsura upang masabi sa iyo na hindi sila mura. Sumulyap si Daryl sa mga produkto ng porselana. Ang mga paninda ng porselana ay tunay, at ang hanay na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong mga pera. Tila ang ninang ni Clifford ay talagang isang taong may kapangyarihan. Kabanata 167. Tinawag ni Clifford ang kanyang sarili na isang tao ng tagumpay sa huling pagsasama-sama ng klase, ngunit lumabas na mayroon lamang siyang isang mabuting ninang. Kumusta? Kumusta ang regalo ng aking ninang? Si Clifford ay tumingin kay Daryl na matagumpay na parang nasa itaas ang kamay. Ito ay talagang isang mabuting regalo, ngunit gaano man ito ka Jose, hindi ito regalo mula sa iyo. Ano ang kailangan mong ipagmalaki, ipinapakita ang regalo ng iyong ninang dito. Ikaw ay walang kahihiyan, ngumiti si Daryl. Sa sandaling ito, ang lahat sa bulwagan ay nakatoon ang kanilang mga mata kay Clifford. Gaano man magpakita ang binatang ito, regalo pa rin ito mula sa kanyang ninong. Damn it, sinumpa ni Clifford ang sarili. Napansin ang tingin ng lahat sa kanya, nagalit si Clifford, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sino ang nagsabing walang regalo mula sa akin? Tumayo si Clifford, umakyat kay Dax at kumuha ng isang magandang kahon ng regalo. Pangulong Sanders, aking karangalan na narito ako ngayon upang ipagdiwang ang kaarawan ng iyong lolo. Ito ay isang tanda ng aking pagpapahalaga. Mangyaring tanggapin ito, binuksan ni Clifford ang kahon ng regalo at magalang na sinabi. Matapos sabihin ni Clifford ang lahat ng ito, hindi niya nakalimutan na lumingon kay Daryl at bigyan siya ng isang nakagagalit na tingin. Ang ilan sa mga tao sa bulwagan ay tumayo kaagad nang makita ang nasa kahon ng regalo. Ang isang pares ng puting jade pendants ay delikadong inilagay sa kahon ng regalo. Ang mga pendants sa jade ay puti ng niyebe at may kantab ng walang bakas ng mga impurities, at ang mga ibon dito ay napakadelikadong inukit at parang buhay. Sa hitsura ng diskarte sa pag-ukit ng mga pendants ng jade, mula ba ito sa Dinastiyang Ming? May nagtanong. Ang bawat isa sa bulwagan ay mga piling tao sa lipunan, at lahat sila ay nagbibigay ng isang bagay tungkol sa mga anti-gong artifact. Ang iba pa ay sunod-sunod na tumango nang marinig iyon. Ang presyo ng pares ng mga pendants ng jade ay marahil hindi mas mababa sa 2 milyong dolyar. Ang kabataang ito ay mabuti, at ang isang tao na handang magpakita ng gayong regalo ay tunay na nagpapakita kung paano makihalubilo. At, mahusay ang mata mo. Oo, ito ay mula sa Dinastiyang Ming. Paimyo na ang Old Master Sanders ay interesado sa mga antigo. Kaya, sadya kong binili ito pares ng mga pendants ng jade mula sa isang pribadong collector, umaasa na gugustuhin niya ito, ngumiti si Clifford. Ang pares ng mga pendants ng jade ay napakaganda. Kahit na ang isang tao na hindi nag-imo ng anumang bagay tungkol sa mga antigo ay magustuhan ito kapag nakita nila ito. Gumastos ka ng maraming pera sa pendants ng jade, tama ba? May nagtanong. Bahagyang ngumiti si Clifford at casual na sinabi, hindi gaanong. 5 milyong pera lamang ito. Matalino ang binatang ito. Himyo na makakarating siya sa network ng pamilya Sanders malapit sa 5 milyong dolyar na ito, na sulit talaga. Ang ilan sa mga panauhin ay tahimik na tumango at nagpatuloy sa paghanga sa mga pendants. Kahit na si Lily, na nakatayo sa gilid, ay hindi mapigil ang masulyapan ito. Si Daryl lang ang nanatiling tahimik. Nang makita niya ang lahat na walang humpay na paghanga dito, humiling siya at tumawa. Ano ang pinatawanan mo? Nagalit bigla si Clifford. Nais kong tanungin kung magkano ang nagastos mo sa pares ng mga pendant na jade. Ngumisi si Daryl. Natigilan si Clifford. Bingi ka ba? 5 milyon. Pero hindi mo ba narinig? Bakit? Ang 5 milyong pera ba ay isang astronomical na bilang para sa isang manugang na lalaki? Paniti. Mahina hong umiling si Daryl at tiningnan si Clifford ng mayabang. Sobra na yan. Pagkalabas na ng mga salita sa kanyang bibig, mabilis siyang hinayla ni Lily at mamulong, Daryl, itigil ang pagsasalita ng kalokohan.
Bagaman siya ay may magandang relasyon kay Dax, ang mga tao na dumating dito ngayon ay narito upang ipagdiwang ang kaarawan ng Old Master Sanders. Ito ay isang espesyal na okasyon. Bukod, sinabi ng lahat ng mga tao dito na ang mga pendants ng Jade ay mabuti. Kaya't mangyaring huwag guluhin, pagpapatuloy ni Lily. Agad, ang lahat ay tumingin kay Daryl. Ang ilan sa mga kababaihan ay nalito. Sobra ang presyo. Ano ang kahulugan nito? Nawalan ba ng pera si Clifford? Ito ay isang pares ng magagandang pendants ng Jade. 5 milyong pera ay hindi masyadong marami kahit na ito ay medyo mahal, tama ba? Naisip ng mga tao. Daryl, ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin kung magkano ang halaga ng mga pendant na ito sa Jade. Tiwas na sagot ni Clifford. Inilahad ni Daryl ang 2 daliri. Ano? Napaisip si Clifford. 2 milyong pera. Ano ang nalalaman mo tungkol dito? Ang pares ng mga pendant na ito na Jade ay nagkakahalaga lamang ng 2 milyong pera. Nababaliw ka ba? Sinisisi ni Clifford. Daryl, nag-aral ka ba ng mga antigo? Tanong ni Daryl, nagulat. Tila ang kaalaman ng kasama ni Dax. Tumanggaw si Daryl at ngumiti kabanata 168. Agad na nagalit si Clifford. Tinuro niya si Daryl. Daryl, manahimik ka. Wala kang imo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano ang iniisip mo na nagkakahalaga lamang ng 2 milyong pera? Damn it, this man was crazy, Clifford thought. Ang tiyuhin ni Clifford ay bumili ng mga pendants sa Jade, at ang kanyang tiyuhin ay nakakolekta ng mga antigang dekada. Ang tunay na presyo ng mga pendant na ito sa Jade ay 3 milyong pera. Nagpanggap lang siya na nagkakahalaga ng 5 milyong pera para lang magpakitang gilas. Gayunpaman, sinabi ni Daryl na nagkakahalaga lamang ito ng 2 milyong pera, na inakala ni Clifford na kabuo ang kalokohan. Umiling si Daryl. May iba pang pangalan para sa ident na ito ng mga ipares na Jade pendants. Imo mo ba kung ano ang tawag dito? Nagtataka ang lahat at umiling. Bumantong hininga si Daryl at ipinaliwanag, tinawag silang Gemini pendants noong sinaunang panahon. Ito ay isang natatanging dot na maibibigay ng isang babae para sa kasal sa panahon ng Dinastiyang Ming. Ang Dinastiyang Ming ay labis nag-aalala sa pag-uugali, kaya't ang Gemini pendants ay lubos na sambahin. Matapos dalhin ng babae ang mga pendants ng Jade sa bahay ng kanyang asawa, isang piraso ang ibibigay sa asawa, at ang isa pang piraso na isusuot ng babae. Gayun din, ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa palawit ng bawat isa upang sagisag ng isang maayos na unyon na tumatagal ng 100 taon. Dinampot ni Daryl ang 2 pendants na Jade at tiningnan sila ng mas malapit. Kaya, ang totoong Gemini pendants ng Ming Dynasty ay mayroong mga ukit sa kanila, at ito, sa kasamaang palad, ay hindi. Peke sila. Malambing ang boses ni Daryl, ngunit naririnig ito ng lahat sa bulwagan. Natigilan ang lahat. Ang paliwanag ni Daryl sa likod ng mga Gemini pendants ay may katuturan, at mas detalyado ito kaysa sa sinabi ng mga anti-gang appraisers na iyon. Habang ang lahat ay nagbuntong hininga sa panloob, bumalik sila sa kanilang pag-iisip, at lumitaw ang pag-aalinlangan sa kanilang isipan. Maaaring ang pares ng Gemini pendants ay peke. Akala nila. Tulad ng inaasahan, walang pag-ukit, sabi ni Dax, nakakunot ang luo, habang sinisiyasat ang mga pendant ng Jade na kinuha niya mula sa kamay ni Daryl. Agad na nagtipon-tipon ang mga nakapaligid na tao upang tingnan si Lily ay lumapit din. Tulad ng inaasahan, walang mga bakas ng anumang pag-ukit sa lahat sa pares ng mga pendant ng Jade maliban sa mga masarap na larawang inukit. Namula ang mukha ni Clifford habang pumikit ang mga mata. Hindi niya matanggap ang nangyari. Ano ang pinatutunayan ng kawalan ng pag-ukit? Sinabi mo mismo, ang pagtatapos ng Gemini pendant na ito ay isang dot mula sa isang may asawa na babae. Paano kung ang may-ari ng pares ng mga pendant na ito ay namatay bago siya nag-asawa? Paano niya ito makukit walang asawa? Minisyon niya, tinuro si Daryl. Napahanga si Daryl sa talas ng isip ni Clifford. Oo, naman. Paano kung ang babae ay hindi nag-asawa? Tinanong ng mga panauhin ang kanilang sarili. Ang ilan sa mga panauhin ay bumalik din sa kanilang pag-iisip at nagsulyap ng tingin kay Daryl. Tumawa si Daryl at tinitigan si Clifford na parabang tanga. Ang sinabi mo ay parang logical, ngunit masasabi ko sa iyo na ang ganitong uri ng mga Gemini pendants ay ginawa kalahating buwan bago ang kasal ng isang babae.
ang kanyang sariling pamilya ay partikular na kukuha ng mga bihasang-bihasang manggagawa para sa kanya. Nagkibit balikat si Daryl. Kung pipilitin mong sabihin sa akin na ang babae ay namatay sa isang bigla ang karamdaman sa buwan at kalahati bago siya nag-asawa, pagkatapos wala na akong masabi pa. Panipit. Tahimik si Clifford, isang layer ng malamig na pawis ang tumalsik mula sa noo niya. Gayun din, nais kong itama ang iyong pagkakamali. Humakbang si Daryl at ngumiti. Ano ito? Ngumisi si Daryl. Inilahad lamang ng isa ang dalawang daliri, ngunit hindi ko sinabi na nagkakahalaga ng 2 milyon. Ang ibig kong sabihin ay ang mga pendant sa jade ay nagkakahalaga lamang ng 200 pera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang iyong sarili. Basag. Agad na itinapon ni Daryl ang mga pendants ng jade sa lupa nang matapos siyang magsalita, at nabasag ito sa 1 milyong piraso. Ang mga pendants ng jade ay nasira, at kitang-kita mo ang pandikit sa loob ng mga piraso ng jade. Malinaw na peke ang mga ito. Tahimik ang buong hall. Umiling ang katawan ni Clifford, at puno ng hiya ang kanyang mukha. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa sandaling iyon, hindi nakapagpigil at pumalakpak si Nancy, at sumunod sa kanya ang makulog na palakpak. Bravo, bravo, ang saya ng karamihan. Mahigpit na hinawakan ni Clifford ang kanyang mga kamao at sumigaw, Daryl, kahit nagayahin ito, regalo pa rin. Paano naman kayo dito ka lang dahil sa relasyon mo sa mga Linden? Nagdala ka pa ng regalo. Ang lokong ito na si Daryl ay gumawa sa akin ng tanga. Hindi kita madaling palalabasin, naisip ni Clifford. Huminga ng malalim si Daryl at naiinip si Clifford. Malika, nagdala ako ng regalo. Nagpadala si Daryl ng isang text message nang malapit na siyang bumaba. Malamang oras na para dumating ito. Ano, nagdala ba rin siya ng regalo? Naisip ng mga tao. Daryl, ngayon mo lang nalaman ang kaarawan ng Old Master Sanders. Saan mo nakuha ang regalo? Sabik na tinapik ni Lily ang paa niya. Kabanata 169. Talagang balisa si Lily. Si Daryl ay mabibiro ulit kung hindi siya makakakuha ng regalo. Kahit na nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Dax, hindi nararapat na gumawa ng kalokohan. Haha, Daryl, nasaan ang regalo mo? Nagyayabang ka pa ba tungkol dito? Hindi ka maniniwala ng asawa mo. Halika, ilabas mo ang regalo mo, at tingnan mo ako, tumawa si Clifford ng malakas. Dapat nandito na agad, tumingin si Daryl sa relo. Mayroon akong nagpadala nito. Mayroon bang nagpadala nito? Hahaha, nakakatuwa yon. Napaisip si Clifford. Sineksik ni Clifford ang kanyang tiyan at tumawa, haha, lahat. Hindi mo alam ito, ngunit sumakay si Daryl ng isang hindi magandang electric bike sa muling pagsasama-sama ng aming klase ilang araw na ang nakalilipas. Wala man lang kahit sino ang nag-upload sa kanya. Wala siyang mga kaibigan. Sino ang tutulong sa kanya sa kanyang mga regalo? Huwag sabihin sa akin na nag-order ka ng paghahatid. Haha. Ang ilan sa mga batang babae ay hindi nakapagpigil kapag narinig nila ito at chuckle. Narito si Pangulong Dickinson. Isang boses ang sumigaw mula sa labas ng hall. Tumingin agad ang lahat papunta sa pintuan. Pagkatapos, si Emily ay naglakad ng mabilis, bihis ng formal, nakasuot ng lapis na skirt at mataas na takong. Napakarilag ni Emily, ang palda ay nagpatingkad ng perpekto sa kanyang figure. Hindi lamang niya pinalabas ang sexual na apela, mayroon din siyang hangin ng kataasan sa paligid. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mahusay na kilala na makapangyarihang babae, at si Posia L.A. Gonza ay matagumpay sa industriya ng kosmetiko. Gayunpaman, mukhang balisa si Emily sa sandaling ito. Godmother, anong ginagawa mo dito? Tumayo bigla si Clifford, ang mukha ay mukhang nababagabag. Ano ang nangyayari? Nagtataka si Clifford. Sinabi ng ninang ni Clifford na mayroon siyang importanteng haharapin ngayon, at iyon ang dahilan kung bakit pinadalhan niya siya upang ibigay ang regalo sa kanyang ngalan. Nagulat si Clifford nang makita niyang papalapit ang kanyang ninang. Gayunpaman, nagmamadali si Emily at hindi man lang tumingin kay Clifford. Dumaan siya kaagad sa kanya at inilagay ang regalo sa kanyang kamay sa mesa. Ang regalo ay isang hanay ng mga pinakamahusay na pagdiriwang ng mga dahon ng tsaa. Ang celebratory tea na ito ay tila nagmula sa Heavenly Series. Ang isang set ay nagkakahalaga ng 1 milyong pera. Hindi ba ipinadala ni Pangulong Dickinson ang kanyang Diyos upang ibigay ang regalo sa kanyang ngalan?
Bakit siya nagbigay ng isa pa? Ang daming chismis. Lahat ng tao sa hall ay nagkatinginan sa bawat isa. Habang ang lahat ay tumatalakay sa kanilang sarili, tumalikod si Emily at lumakad kay Daryl. Mr. Daryl, humihingi ako ng pasensya, nagkaroon ng isang siksikan sa daan papunta dito. Inilagay ko ang regalo na hiniling mo sa akin na ihanda sa mesa, paliwanag ni Emily, medyo nakasandal. Nagulo ang bulwagan. Natulala ang lahat sa venue. Ang kanilang mga bibig ay agape sa hindi makapaniwala. Mr. Daryl. Tinawag ni Emily ang manugang na ito na Mr. Daryl. Mas matanda siya ng ilang taon kaysa kay Daryl. Ang akala ng karamihan. Nanginginig ang katawan ni Lily nang siya ay nanghihina sa mga Amy at hindi makatayo. Ano ang nangyayari? Naisip ni Clifford, gulat na gulat habang nakatayo sa gilid na namumutla ang mukha. Si Godmother called him Mr. Daryl. Naisip niya, inako ni Clifford si Emily bilang kanyang ninang. Tatlong taon na ang nakalipas. Bagaman ang babaeng ito ay 5 taon lamang na mas. Matanda kaysa sa kanya, wala siyang tao nang wala siya. Siya ay nagdala sa kanya up. Sa nagdaang 1 taon na siya ay nakasama, hindi pa niya kailanman nakikita ang ganoong kagalang-galang sa kaninuman. Ito, inisip ni Clifford na hindi makapaniwala. Hindi pa huli, dumating ka lang sa tamang oras. Is Clifford your godson? Daryl said, faking a smile. Agad namang tumago si Emily. Opo, panipi. Sina Emily at Daryl ay nagkakilala sa bawat isa sa maraming taon, at pinapahiya niya ang kanyang ulo. Kung walang mali, hindi niya tatanungin. Napatingin siya kay Clifford habang sumasagot. Ang iyong Diyos ay napakahusay na tao. Napaka-arrogant at walang respeto sa iba sa pagsuporta mo sa kanya, mabagal na sinabi ni Daryl. Ang malaking bulwagan ay tahimik na tuluyan. Ano? Tulad ng inaasahan, ang bastardo na ito ang nakakuha ng problema kay Clifford. Ang mesla na mukha ni Emily ay namutla sa isang iglap, at siya ay naging mahina sa mga Amy. Mr. Daryl, pasensya na. Kasalanan ko to. Sa kanyang maling pag-uugali, nagmamadali na humingi ng paumanhin si Emily. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip si Clifford. Ang pag-aalinlangan at kawalang kasiyahan ay umulap sa kanyang mukha. Ninang, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Siya ay isang manugang lamang, hien sumigaw siya. Manahimik ka, sumigaw si Emily, naagambala siya. Sumugod siya kay Clifford na nakatakong na may malamig na ekspresyon. Sampal. Kabanata 170. Malupit na sinampal ni Emily si Clifford sa kanyang mukha nang walang anumang babala. Agad na nag-iwan ang sampal ng isang palad sa mukha ni Clifford. Godmother, bakit ka sumampal? Nasasakal si Clifford habang tinatakpan ang mukha. Natigilan siya. Ang kanyang ninang ay pinayapa siya ng labis sa lahat ng mga taon at tinatrato siya bilang kanyang biological na anak. Nakaramdam siya ng agrabyado sa pagiging sampal ng wala kahit saan. Bakit sa palagay mo sinampal kita? Halos mapasok mo kami sa malaking gulo, fila ni Emily habang sinampal siya nito ng 2 beses pa. Walang dapat guluhin si Daryl. Hindi magiging si Emily ngayon kung hindi si Daryl. Go, Emil, at humingi ka ng tawag kay Mr. Daryl, paghabol ni Emily matapos na sampalan pa si Clifford ng 1 beses pa. Nanginginig ang katawan ni Clifford, at hindi na siya naglakas loob na magtanong pa sa ngayon. Naglakad siya at lumuhad sa harap ni Daryl, pilit na umiti, isa ang mali. Pasensya na. Ang iba pang mga panauhin sa bulwagan ay hindi mapigil ang humugot ng isang matalim na hininga. Talagang malakas ang aura ni Emily, sapat na ito upang iparamdam sa mga kalalakihan na mas mababa sila. Sino ang maglakas loob na magsalita laban sa isang napakalakas na babae? Naupo si Daryl doon, walang emosyon, habang nakatingin kay Clifford. Ang buong bulwagan ay tahimik sa sandaling ito habang ang tingin ng lahat ay nakatuon kay Daryl. Nakatayo si Emily sa tagiliran habang kinagat ang mga labi at hindi naglakas loob na umimik nang makita ang katahimikan ni Daryl. Tumunog. Bigla na lang nagring ang phone ni Daryl. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita na ang kanyang ina, si Luna. Ang nakaraang mga araw, siya ay nasa labas at hindi pa napupuntahan upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Bakit biglang tumawag ang kanyang ina?
Matapos kunin ang telepono, narinig niya si Luna na sumigaw bigla bago siya makapagsalita. Daryl, mabilis. Halika kaagad. I-save mo ang iyong ama, iligtas mo ang iyong ama. Sumigaw si Luna. Nakatayo ang buhok ni Daryl nang marinig siya salita. Nanay, huwag kang magpanik. Ano ang nangyayari? Nasaan ka? Sagot niya. Hindi ba nagamot ang kanyang ama sa ospital? Lumala ba ang kanyang kalagayan? Naisip niya. Nasa Garby Residence kami. Halika kaagad. Ang tatay mo ay nasa malaking problema. Halika kaagad. Napaiyak si Luna, nabitin kaagad pagkalabas ng mga salita sa kanyang bibig. Ang isip ni Daryl ay naging blanko sa isang iglap. Daryl, anong problema? Mabilis na naglakad si Dax at tinanong si Daryl. May nangyari sa mga magulang ko. Ang araw ay maliwanag, at ang mga kalalakihan at kababaihan sa kalye ay nakasuot ng magaan na damit. Gayunpaman, mayroong isang nakasisindak na hangin ng lamig sa tirahan ng Darby. Si Old Master Darby ay nakaupo sa upuan na walang ekspresyon sa mukha. Halos 1,000 tao ang nakatayo sa tabi niya, at lahat ng tao sa pamilyang Darby ay nandoon. Ang ama ni Darrips ay mahigpit na hinawakan sa entablado, at mapatla ang kanyang mga labi. Isang matapang na lalaki ang nakatayo sa likuran niya, may hawak na tungkod sa kanyang kamay. Ang tungkod ay nababad sa langis. Ito ay napakamatigas at mayroon ding mga barbs dito. Anumang pag-swipe sa katawan ay maaaring maging sanhi ng isang madugong gas. Iglap. Pinalo ng tungkod ang katawan ni Danielle, at binabad ng dugo ang kanyang damit. Si Luna ay mahigpit din ang hawak ng isang tao. Ang mga mata niya ay malabo ng luha. Daniel, naglilinang ako sa pag-iisa sa lahat ng mga taong ito at hindi alam ang tungkol sa mga bagay sa pamilya Darby. Ganito mo ba turuan ang iyong anak na lalabagan ang kanyang nakababatang kapatid na babae? Isang nakakahiyang bagay na dapat gawin. Nasaan si Daryl? Malamig na tanong ni Old Master Darby. Kahit na anak niya si Daniel, si Old Master Darby ay hindi maawin. Palagi siyang naging mahigpit sa pagdidisiplina sa kanyang pamilya. Umiling si Daniel, mapatla ang kanyang labi. Hindi gagawin ni Daryl ang ganoong bagay. Hindi kailanman. Napakatigas ng ulo mo pa rin. Sumulong si Yumi, sa palagay mo lahat ba tayo nagsisinungaling? Si Daryl lang ba ang mabuting lalaki sa pamilyang Darby, at lahat tayo ay kontrabida na bumubuo? Si Daryl ay isang hayop, nilabag niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ito ang katotohanan, ngunit tinanggihan mo pa rin ito. Panipi. Bush asterisk E. Mahigpit na gumisi si Daniel at dumura na sa lupa. Tumanggi ka pa rin aminin ang iyong mga pagkakamali, ha? Patuloy na paluan mo siya hanggang sa aminin niya ang kanyang mga pagkakamali. Sigaw ng matandang galit na si Master Darby. Tinaasan ulit ng matigas na lalaki sa likuran ni Daniel ang tungkod sa kanyang kamay. Iglap. Malakas na pag-snap ay umalangaw-ngaw sa silid, at ang katawan ni Daniel ay napaatras sa isang iglap. Mahigpit niyang umisi. Hindi siya sumigaw, ngunit malamig na pawis ang tumakip sa kanyang mukha.